Lord. Thank you, Jesus. Huwag muna po tayong uupo. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong declaration. Come on, church. Ready? I declare I am special and extraordinary. I am not average. I had been custom made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare I will put action behind my faith. I will not be passive or indifferent. I will demonstrate my faith by taking bold steps to move toward what God has put in my heart. I believe that 2022 is the year of miracles and wonders. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord. Bago ka umupo, sabihan mo nga yung iyong katabi, you are more than a conqueror. Sige po, makakaupo na po kayo. Welcome to CRCC. At ganun din po, hindi lamang dito sa mga kasama natin sa atin pong on-site, sa atin pong church facilities. At ganun din po sa mga kasama natin via online. So praise the Lord. At meron po tayong technology na nagkakasama-sama po tayo, hindi lamang po sa lugar na ito ng Ciudad Real. Subalit, naaabot din po natin ang mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar. So itutuloy po natin ang atin pong topic. This will be the part 2 of our topic, Courageous Faith. Kung nais nyo pong mapanood muli at mapakinggan ang part 1 nito, makikita nyo po ito sa atin pong FB page, CRCC. At ganun din po sa atin pong YouTube account. Okay? So, pag-usapan po natin ang atin pong topic na courageous faith because we believe, especially in this modern time, na sa 2 taon na po tayo ng pandemic and hopefully, nandito na po tayo sa endemic. Hopefully. Subalit, anuman po ang sitwasyon ng atin pong kapaligiran, napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng pananampalataya. Can I have your amen? Katulad po ng napag-usapan po natin last time, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. We have eternal life. We receive the right to be called children of God because of the grace of God and by our faith. Nung tayo po ay nanampalataya, tayo po ay nabigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos at natanggap po natin ang kaloob, ang regalo na buhay na walang hanggan. The righteous shall live by faith from first to last. Huwag tayong bibitaw sa buhay pananampalataya. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, huwag kang bibitaw? So, binasa po natin ang Matthew chapter 15, from verse 21 up to verse 28. Muli po, atin po itong babasahin. At dito po iikot yung atin pong mga pag-aaralan sa umagang ito. Verse 21. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table."
Then Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed from that very hour. Praise the Lord for His word. Ito po yung atin pong pinag-usapan at ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic, courageous faith. Last Sunday, pinag-usapan po natin, the anointing that you believe is the anointing you will receive. Hindi sapat na tayo po ay magde-depend lamang sa ating kakayanan, sa mga husay at galing na meron tayo. Praise the Lord sa mga binigay niya sa atin, na mga talents, skills, abilities, intelligence. Praise the Lord for that. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang biniyayaan ng Panginoon ng husay at galing? Subalit, hindi po dapat tayo ay nagde-depend lamang sa mga husay at galing. Kinakailangan po natin hindi lang kakayanan, kailangan natin ng kapangyarihan na nagmumula sa ating Diyos. Ang kakayanan ay very limited. Subalit, the moment we experience the power of God, the power of God is without limits because our God is the Almighty. Amen. Sa mga kasama po natin via online, pwede po bang i-comment natin, "My God is the Almighty." Napakahalaga po na kilalanin natin na ang ating Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya po ay higit na makapangyarihan, greater than our problems, greater than our challenges, greater than the pandemic. Amen. Kaya nga po, yung kapangyarihan na pinaniniwalaan natin, the anointing, the power that we believe is the power, the anointing that we will receive. Without faith, it is impossible to please God. According to your faith, it will be done unto you. Napakahalaga ng papel ng pananampalataya. The moment na maniwala tayo na wala ng pag-asa, the moment na i-embrace natin, the moment na tanggapin natin, natalo na tayo. Wala nang mangyayaring mabubuting bagay. No? Ito po ang ating mararanasan. But the truth is, because of the Lord Jesus Christ, because of His finished work on the cross, we are already victorious. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, mananagumpay ka. Pinag-usapan din po natin, believing is not just agreeing. Believing is not just agreeing. Ang pananampalataya po ay hindi lamang pagsang-ayon. Kasi marami po ang sumasang-ayon. Oo nga. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may magagawa? Oo nga. Naniniwala ka ba na kaya kang pagpalain ng Panginoon? Oo nga. Naniniwala ka ba na kaya kang bigyan ng Panginoon ng katagumpayan? Oo nga. But believing is more than agreeing. Believing is a strong conviction that will produce solid action. Because faith without action is a dead faith. It's a false faith. Hindi totoong pananampalataya. Kung tunay na nananampalataya, may makikitang mga gawa. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, may gagawin tayo. Lalo na po pag ang pinag-uusapan natin ay ministry. Because ministry is all about spiritual warfare. Hindi lamang po tayo nandito ngayon sa atin pong church facilities or sa mga kasama natin via online, manunood lang, makikinig lang. After 1.5 hours, ay matatapos na, mag-uuwian na. See you next week. Hindi po ganon. Nandito po tayo ngayon, may nangyayari sa physical world, pero may nangyayari din sa spirit world. Amen.
And because ministry is all about spiritual warfare, pakikibaka, our struggle is not against flesh and blood, hindi sapat ang kakayanan lang. Kung magdedepend ka lang sa husay at galing mo, hindi ka magtatagumpay. We need God and we need to experience the demonstration of God's power, and it will only happen if we will operate in faith, not just an ordinary faith, but courageous faith. Sabihin nga po natin, courageous faith. At ang unang-unang pinag-usapan po natin, when we are talking about courageous faith, moving on in front of great barriers. Ang pananampalataya na buong tapang, hindi ito magpapapigil sa mga hadlang ng buhay. Alam nyo, kapag ka ikaw nais mo na magkaroon ng isang matagumpay na family, matagumpay na relationship sa family, kung ikaw ang nais mo ay magkaroon ka ng katagumpayan sa mga pagpapagal na ginagawa mo, you are working, you are studying, or meron kang hanap buhay, meron kang business, nais mong magtagumpay, or even in the ministry, you are a covenant leader, small group leader, nais mong magtagumpay, maraming hadlang. Meron tayong kalaban at hahadlangan tayo. Kaya napakahalaga na mag-operate tayo sa pananampalataya. Courageous faith na hindi magpapapigil sa mga hadlang. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi ako magpapapigil. Sino dito naniniwala hindi tayo mapipigilan if we will operate in faith, because we will experience the power of God. Amen. Sa verse 21, nabasa natin kanina, ang sabi dito, leaving that place, Jerusalem, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Ito po ay lugar ng mga pagano, ng mga Gentiles, ng mga pagan worshipers, mga idolatrous, mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin, itong pinuntahan na ito na lugar ni Jesus Christ, pagtungo niya pa lang dito sa lugar na ito at sa kanyang pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos, may mga resistance na. May mga barriers na. May cultural barriers, merong racial barriers, merong theological barriers. Iba ang kanilang pananaw, iba ang kanilang pananampalataya. Kaya nga alam nyo, mas madaling makipag-usap kung ang kausap mo ay mga kapatiran. Maaring may mga ilang mga differences, but you have the same faith. You believe in one God. You read and you meditate one book, the Word of God, the Bible. But the moment you share God's truth to unbelievers, then it's possible that you will experience resistance, challenges. Your belief will be challenged. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, sa verse 22, ang sabi, a Canaanite woman from that vicinity came to him. Isang babae na hindi na-mention ang kanyang pangalan, na taga doon sa lugar ng Tyre and Sidon, at lumapit siya sa Panginoon, crying out, humahagulgol, umiiyak. Anong sabi niya? Lord, Son of David, have mercy on me. May theological barrier, iba ang kanilang pananampalataya, subalit itong babae na to, tinawag niya si Jesus Christ na Lord. She decided to believe. Maaring hindi niya nauunawaan ng lubusan. Alam niyo, may mga pagkakataon, may mga bagay sa mundong ito, lalo na kapahayagan ng Panginoon, na hindi natin lubos na mauunawaan. But what we need to do is to decide to believe. And this morning, I am encouraging all of us to make a decision to really believe, to really decide to believe. Courageous faith.
Ang sabi po ng babaeng ito, my daughter is suffering terribly. Grabe to. Hindi lang suffering, terribly pa. Parang yung mga sinasabi natin, mataas ang high blood. Hindi lang high blood, mataas pa. Parang ganun, terribly. Sabi nito, suffering terribly. At ano daw ang situation? Nakaka-experience yung anak ng demonic possession. Hindi ito, hindi po pwede yung husay at galing lang. Na-mention nga natin, kahit walang gamot, hindi kakayanin ito ng vitamin C with zinc. Hindi ito kakayanin ng vitamin D3, B1, B2. Kailangan dito ng kapangyarihan ng Panginoon. Sino dito sa umagang ito, because of your situation right now, aamin ka, magpakumbaba ka katulad ng babaeng ito, na kailangan mo ang kapangyarihan ni Lord. Hindi lang husay at galing. Amen. Sa mga kasama po natin via online, pwede bang i-comment natin, Lord, I need you. Itong babaeng ito, ang sabi sa verse 25, the woman came and knelt before him. Nagpatira pa, lumuhod sa harapan ng Panginoon, at siya ay sumigaw, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo ako. Dapat kilalanin natin ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Amen. Kailangan natin si Lord. Itong babae na ito, hindi siya nagpapigil. Maaring nung lalaman ng kanyang mga kamag-anakan na siya ay pupunta kay Jesus Christ kasi nasubukan niya na lahat. Remember, itong mga tao dito sa Sidon, sa region ng Sidon and Tyre, they worship many gods. And they have many rituals. And it's very possible na dinala na nitong babaeng ito yung kanyang anak sa iba't ibang alam niya na makapagbibigay ng solution. But in vain, walang nangyari. So this time, nagbaka sakali na siya. At siya ay nagpatira pa, lumuhod sa harapan ni Jesus Christ. Humihingi siya ng tulong. Napagtagumpayan niya ang mga barriers. Ito yung courageous faith. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos, mapagtatagumpayan ang mga hadlang. Amen. Sabihan mo yung katabi mo, kapatid. Sige, sabihan mo, kapatid. Mapagtatagumpayan mo ang mga hadlang. Number two, pinag-usapan natin, moved by great love. Courageous faith is moved by great love. Matinding pag-ibig. Una, pinag-usapan natin the love of God. The Lord Jesus Christ came to the region of Tyre and Sidon because of His great love for one woman. Intentionally, alam niyo po ba, from Jerusalem, from Israel, going to Tyre and Sidon, mga ano po yan, 20 to 30 kilometers walk. Napakalayo niyan. Pero intentionally, nagtungo si Jesus Christ sa isang pagan place na ito for the sake of one. Sabihin nga po natin, one. One woman. Minsan, may mga preachers, pupunta ako dyan. May mga evangelists, sige, pupunta ako dyan. Pero, mag-mobilize kayo ng 100 people or 500 people. Pero si Jesus Christ, for the sake of the one woman. At pinakita din natin sa Bible, napakaraming mga pagkakataon, gaano kahalaga yung one. Like Nicodemus in John chapter 3. Alala niyo yun si Nicodemus, yung Pharisee? Sinabihan ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then the Samaritan woman in John chapter 4. Yung pinag-usapan nila yung living water at pinag-usapan nila ang worship na sabi ni Jesus Christ, the Father is seeking worshipers who will worship Him in spirit and in truth.
And then of course, Zacchaeus in Luke chapter 19, the chief tax collector in Jericho na nakakilala sa Panginoon. And then Philip and the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8, kinausap ng Holy Spirit si Philip magpunta sa desert. At sino yung kanyang na-encounter doon? One person, the Ethiopian eunuch. And then, Ananias and Saul of Tarsus. Kinausap din ng Holy Spirit si Ananias at upang magministeryo kay Saul of Tarsus, who became the Apostle Paul. The value of one soul, the value of one person. Sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 15, verse 4, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me. I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who does not need to repent. The value of one soul is greater than the treasure of the whole world. Amen. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, napakahalaga mo kay Lord. Kaya nga po dito sa CRCC, meron tayong each one love one. At nandito na po tayo sa second week. We want to love people. We want to share the gospel even to one person. We want to share the gospel. We will pray for this one person. We will share the gospel to this person. We will nurture this person because that one person is more valuable than the treasure of the whole world. Amen. The love of God, the love of Jesus Christ for one person. Amen. And then, makikita din po natin dito sa pinag-uusapan natin, the love of a mother. Kasi itong woman na ito, itong Canaanite woman na ito, ay nagtungo kay Jesus kasi meron siyang pangangailangan dahil yung anak niya ay may matinding pangangailangan. At alam ko po sa mga parents na nandito, especially mothers, na alam natin na kapag ka mayroong dinaramdam na hindi maganda ang ating mga anak, ang unang maapektuhan ay tayo. At dito ay very, very obvious yung love of a mother. Sabi dito sa verse 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Nilunok niya na yung kanyang ego, yung kanyang pride. Kasi alam niyo, itong mga Canaanite na ito, hindi sila nakikipag-mingle, hindi sila nakikipag-usap sa mga Jewish people. But because of her desperation, because of her great love, sino dito, magulang, mother, handa kang paglabanan ang lahat for the sake of your child, for the sake of your children. That is why I salute sa pag-ibig ng mga magulang, especially mother. That is why in Isaiah chapter 49, verse 15, ang sabi ng salita ng Diyos, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Pinapakita po dito yung pag-ibig ng ina, ng nanay, na hindi niya pababayaan. Ito po yung situation ng Canaanite woman. Hindi niya kayang pabayaan, hindi niya kayang tiisin. Yung nakikita niya, yung kanyang daughter, suffering terribly. Tinotorture ng demon.
Kasi ganyan ang gawain ng mga demons, ganyan ang gawain ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. Kaya lang ang kanyang pagkilos is so deceiving na minsan nakala ng tao, eh para sa kanyang favor. But the truth is, the devil is a liar. The Canaanite woman came to Jesus Christ out of her great love for her daughter. Siguro kung siya lang, baka magdalawang isip pa siya. But because of that great love, nasubukan niya na siguro lahat. But this time, nakakita muli siya ng pag-asa. Ano po ba yung love of a mother? Number one, the love of a mother is a selfless kind of love. Ang iisipin ay yung kapakanan ng kanyang anak. Alam niyo kung bakit tinuturo ito sa atin ng Panginoon? Nais ng Diyos matutunan natin yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng isang because this kind of love is what we will be using in our each one, loved one. A selfless kind of love. Number two, the love of a mother is a sacrificial kind of love. Willing mag-sacrifice. Willing to go out of the comfort zone. The love of a mother is the love that is stubborn. Have you heard of that, stubborn love? Yung stubborn love, ito yung pag-ibig na, nakita na kayo ng batang matigas ang ulo, yung pinagsabihan mo, stubborn, itutuloy pa rin. Yan yung stubborn love. Kaya nga kahit may mga hadlang, eh, pagtatagumpayan yan. Hindi magpapapigil ang stubborn love. Amen. Napakahalaga po, ang courageous love is moved by great love. Yan po ang courageous faith. Moved by great love. That is why in CRCC, our motivation, why we share the gospel, our motivation, why we disciple people, our motivation, why we want to grow as believers, is not for the sake of church growth. Hindi para lumaki ang mga small groups na meron tayo, but our motivation, our driving force is none other than love. Amen. So pinag-uusapan po natin, courageous faith is moving on in front of great barriers, moved by great love, and number three, moving up in spite of rejection. Kahit na may mga rejections, alam nyo ba ang isang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao, siya ay ma-reject. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid. Sige, tanungin mo, kausapin mo, kapatid. Na-reject ka na ba? Alam ko po, tayo one way or another already experience rejection. And rejection is painful. It hurts, you know. Kapag tayo ay na-reject. Pero tignan niyo po ako sa umagang ito kasama yung mga kapatiran via online. Rejection is a part of the Great Commission. If you will involve yourself in the Great Commission, then anticipate that you will experience rejection. Why? Rejection, but rejections. Why? Because even our Lord Jesus Christ, He experienced rejections. John chapter 1 verse 10, He came into the very world He created, but the world didn't recognize Him. Verse 11, He came to His own people and even they rejected Him. Ang Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead, He incarnated, He became human, pero hindi siya tinanggap ng mga tao. Up until now, napakaraming mga tao,
Pag ang pinag-usapan ay God, general, universal, God, maraming mga tao tanggap, but the moment you mention the name of Jesus the Christ, ibang usapan na yan. Pwede nang may mga tao na mag-reject. Not just Jesus Christ, but the early, our early forefathers, early believers. Luke chapter 6 verse 22, blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. The early disciples and even right now, rejection is a part of Great Commission. Kaya nga kung mag-i-involve tayo sa soul winning, mag-i-involve tayo sa disciple making, huwag na tayong matatakot sa rejection. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, huwag kang matatakot sa rejection. Kasi bahagi yan ng pagiging Kristiyano natin. Amen? May mga magre-reject, pero naniniwala din tayo because of the irresistible power of the Holy Spirit, may mga taong tatanggap at yun ang mahalaga. Yung mga taong mananampalataya at magsusuko ng kanilang buhay at matatanggap ang regalong buhay na walang hanggan. Amen. Sino dito naniniwala yung kanyang loved one sa ating each one loved one level up ay makakakilala sa Panginoon? Lahat ng nananampalataya, pumalakpak tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Dito sa kwento natin, yung Canaanite woman, nagpunta kay Jesus Christ, humihingi ng tulong, lumuhod na, nagmamakaawa. Tingnan ninyo ang sabi ng verse 23. Jesus did not answer a word. Hindi nagsalita si Jesus Christ. Silent. Sino dito naniniwala na napakasakit na uri ng rejection yung silence? Yung sininlang yung message mo? Sabi mo, baka wala lang siyang internet connection ngayon. Baka may problem lang ang kanyang internet connection. O baka busy lang siya. Lumipas ang buong maghapon, sin zone pa rin. Baka talagang mayroon lang problem yung kanilang internet provider, nakalipas ang dalawang araw, sin zone pa rin. Naalala ko, meron akong kausap, kamakailan lang na kaibigan, nag-message siya sa isang mahalagang tao sa buhay niya. Sininzone lang. 2016 pa nung siya ay nag-message. Sino dito yung meron kang conflict sa relationship, mahal mo sa buhay, maaring sa mag-asawa, sino dito nandito ngayon? You are married. At may mga pagkakataon na meron kayo, may conflict. Sino naman dito yung mag-aasawa na? Mag-expect tayo ng mga conflict. Minsan, pag tinignan natin yung relationship ng mag-asawa sa Facebook, parang walang problema, no? Laging pag nakita mo sa Facebook, magka-holding hands, parang hindi na sila nagbitaw. Siyempre, picture yun. Pero ang totoo, may mga conflicts. Amen! Pero alam nyo ba, ang mahirap yung bibigyan ka ng silent treatment. Yung may conflict kayo, minsan, sa mga lalaki, ewan ko po sa iba, pero ako, pag meron kaming conflict at biglang si Pastora tumahimik, parang mas gusto ko pang, mas tinitrigger kong magsalita. Mas gusto kong marinig. Ano ba yung kanyang nasa isip? Ano yung kanyang nasa puso? Pero pag yung tumahimik na lang, yung tatalikuran ka pa, ang hirap nun.
Kasi po, marami kang pwedeng makreate sa isipan mo. Can you imagine this Canaanite woman asking for help? Subalit si Jesus Christ, silent. Jesus did not answer a word. Eh, mabuti pa yung iba. Nag-reply, K. Dito si Jesus Christ, ang sabi ng Bible, Jesus did not answer a word. Silence is not simply an absence of sound. Silence can speak to us, but we don't always know what it means. Yun yung mahirap sa silence. Hindi mo alam. Nag-a-assume ka ano kayang nasa isip niya. Silence can torment us with its multivocal ambiguity and its noise from within. Tormenting. Yung ano bang nasa isip nito? Ha? Tingnan mo yung katabi mo, tahimik ba? Silence is the kind of projections that fills your mind and takes over your thoughts. It's the kind of projection that fills your chest and swims into your heart to the point where you're lost in a sea of hurt. Grabe naman yung description. Yung ma-overwhelm ka na, na grabe. Ano kaya ang nasa isip ni Jesus Christ? Siguro ito yung naglalaro sa isipan at puso ng Canaanite woman. Ituloy natin ang verse 23. We're talking about rejection. So, his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Si Jesus Christ tahimik. Ang nagsalita pa, ang mga masalita pa, ay yung mga alipores. May mga pagkakataon, yung mga tao na hindi naman talaga involved, hindi naman sila yung nilalapitan eh. Si Jesus Christ, ang nilalapitan ng Canaanite woman, aba, yung mga alipores, yun pa yung mga pumapel. Alam nyo, sa buhay natin, may mga maepal. Amen? Kahit makikita natin yan sa social media, grabe, napakadaming maepal dyan. Mag-post ka, may mag-eepal dyan. At dito, ito yung naranasan eh. Nung Canaanite woman, kahit na yung mga hindi naman talaga directly involved, nangialam. Nakaka-experience din siya ng bashing, ng rejection. But in verse 24, dito nagsalita na si Jesus Christ. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Aba? Eto na, nagsalita na. At ang sabi ni Jesus Christ, naparito ako hindi para sa iyo. Kasi sa pagkakataong ito, very early in his ministry, ang focus niya pa lang ay ang mga Jewish people. At itong Canaanite woman na ito ay lumapit. At narinig niya mismo. Hindi ba yung katahimikan nakakabingi? Para bang ano kayang nasa isip niya? But this time nagsalita na. Parang binata na nanliligaw. Yung dalaga, wala namang sinasabi. Hindi mabasa ano ba? Oo ba? O hindi? Pag nagbigay akong regalo, tinatanggap naman. Pag pinakain ko, nilibre ko, nagpapalibre naman. Pero tahimik. But this time, nagsalita na, narinig na niya. Ang sabi sa kanya ni Jesus, I was sent only. Grabe. Nagmakaawa na, lumuhod na, and then she experienced rejection. Ito pa, verse 26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Ikinumpara
yung Canaanite woman. Saan? Aso. Actually, hindi nga lang siya ang kinumpir sa aso kasi ang may pangangailangan naman talaga ay hindi lang siya ang may pangangailangan, yung anak niya. Sino dito yung magulang? Huwag mong idadamay ang anak ko sa usapan. Tawagin mo na akong aso, pero huwag yung ang anak ko. Grabe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, in serving God, fulfilling the Great Commission, rejection is a part of it. Kaya alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kasama natin dito sa ating on-site gathering, sa ating online, hindi po pwede sa isang Kristiyano ang balat sibuyas. Hindi po pwede tayo na mga Christians, nandito tayo sa mundong ito, meron tayong mission, tapos matatampuhin tayo. Hindi pwede. Kinakailangan yung courageous faith, magiging kapalmuks tayo. Kapag narinig nyo yan, Pastor, kailangan namin ng tulong. Hindi ako nagpunta dito para sa'yo. Ano ka ba? Hindi ako tumutulong sa aso. Can you imagine the Canaanite woman? Canaanite woman, narinig niya ito mismo kay Jesus. Alam niyo, kinakailangan pala talaga courageous faith. Amen. Lalakasan talaga natin ang ating loob. Kakapalan natin ang ating muka. Ang panghahawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. Pero meron ditong binanggit si Jesus Christ, children's bread. Nais ko munang tutukan itong tinatawag na children's bread. Ano ba itong children's bread na ito? Ha? Pandikoko ba ito? Ano ba itong children's bread na ito? Spanish bread ba ito? Pag sinabing children's bread, it is something extravagant. This is something special. Bakit? Hindi ito commercialized bread. Alam nyo kasi ngayon, sa panahon natin, kung gusto mong kumain ng tinapay, anong gagawin mo? Order ka sa online. O kaya pupunta ka sa bakery, bibili ka ng mga commercialized bread. Pero nung unang panahon sa mga Hudyo, sila ang gumagawa ng sarili nilang tinapay. At ang mga magulang ay gagawa ng tinapay para sa kanyang mga anak. Special bread yan. Hindi yan pinamimigay sa kung kani-kaninong tao lang. Ipamimigay sa mga kaibigan at kapitbahay. Ito ay special para sa aking anak. Hindi ito. Ito yung hindi naunawaan ng mga tao ng Diyos when Jesus Christ taught His disciples to pray. At ang itinuro ng Panginoon sa kanyang mga disciples, give us our daily bread. Ang akala, ano lang yon yung tinapay na kakainin? No! Ang hinihingi talaga nung anak, yung something special. Alam nyo ba kung ano ang nakalaan ng Diyos para sa'yo as His child? For us as His children? Something special. Something extravagant. Sino dito nag-e-expect ka ng something special from God this year, 2022? Can I have your amen? Children's bread is something exclusive. Hindi ito mararanasan ng kung sino-sino. Kaya nga hindi niya ito basta maibigay sa Canaanite woman kasi exclusive ito, para lang ito sa mga anak, sa lahat ng anak ng Diyos. Can I hear your amen? Children's bread. Something extravagant. Something exclusive. Ito yung hinihingi ng Canaanite woman. Children's bread. Children's bread is not just extravagant and exclusive. It is something extraordinary.
Kaya nga, we are believing that year 2022 is the year of miracles and wonders. Pag sinabi natin something extraordinary, something supernatural, na ang anak, ang mga anak, eh merong access sa kingdom. Mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ang children's bread, we are talking about God's salvation. When we are talking about children's bread, we're talking about God's provisions. Can I have your amen? God's favor, God's healing, God's deliverance, God's favor, and God's power. Yan yung children's bread. Yan yung hinihingi ng Canaanite woman. Bakit children's bread ang pinag-uusapan nila? Eh, kagalingan, kalayaan yung hinihingi ng Canaanite woman para sa kanyang anak, ang binanggit ni Jesus Christ, children's bread, because children's bread is all about divine healing and deliverance. Sino dito naniniwala ka, kailangan mo yung children's bread na yan? Amen? Verse 27, sumagot itong Canaanite woman, "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Grabe, hindi balat sibuyas. Hindi umalis kasi nireject siya. Courageous faith. Nag-insist pa rin. Mas lalong lumapit kay Lord. Sabi ni nung Canaanite woman, "Maaring hindi ako karapat-dapat doon sa children's bread, pero doon na lang ako sa crumbs." Alam niyo sa Tagalog ito? Mumu. Ito maganda sa Diyos. Are you ready for this? The crumbs are more than enough provisions. Yung mumu pa lang kay Lord, yung mumu pa lang. Minsan hindi mo na nga, hindi na natin kailangan yung children's bread pa eh. Yung mumu pa lang. More than enough. Sapat na. Higit pa sa sapat. Why? Oh, this is the revelation. For whatever are in the bread are also in the crumbs. Alangan namang ibang uri yung crumbs. Kung yung bread may cheese, yung crumbs may cheese. Amen. Kaya nga sabi nitong Canaanite, "Lord, kahit yung mumu lang." Why? Because the crumbs is also all about God's salvation. Even the crumbs is all about provision and favor and healing and deliverance and God's power. Nandun din sa crumbs kung ano ang nandun sa children's bread. Kaya nga alam nyo, yung babae, dinudugo for 12 years, ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong, gagaling ako. Grabe yung pananampalataya ng Canaanite woman, mumu lang, Lord. Alam niyo, maganda sa Panginoon itong taong 2022, makasalo lang tayo ng mumu. Crumbs. It's more than enough. Amen. But this is the good news. You're not a dog. You're a child of God. Children's bread. Children's breads are available to us. Verse 28. Then Jesus answered and said unto her, "O woman, great is thy faith." Jesus was impressed. Alam niyo ba sa Bible, dalawang beses lang yan nabanggit? Una, isang centurion, pagano din, pagano, na nampalataya kay Jesus Christ kasi yung kanyang alipin ay may sakit. Pero nanampalataya siya. Sabi ng Panginoon, "Great is thy faith." And then, the Canaanite woman, "Great is thy faith." Look at this. "Be unto thee even as thou wilt." What do you want? What do you desire? And her daughter was made whole
Kanina ang binasa natin is NIV. But look at the King James Version. And her daughter was made whole. Not just healed. Merong big difference. Meron kasing mga tao nakatanggap ng healing pero hindi wholeness. Pero anong nirelease ni Jesus Christ? Not just healing, but wholeness. And her daughter was made whole from that very hour. What is very hour? Alam nyo ba ang 1 hour is composed of 60 minutes? Kaya nga nung nalaman itong Canaanite woman na gumaling yung kanyang anak, she realized that very hour, that very moment, that encounter, hindi na tumagal. Hindi tumagal ng 5 oras, ng 10 oras, ng 1 buong araw. Hindi tumagal ng 2 araw, ng 1 linggo. That very hour, within 60 minutes, in that 60 minutes, her daughter received wholeness. That's the power of God. If we will operate in courageous faith. Amen. Sino dito kailangan mo yon? Healing, wholeness in your life. This very moment, this very hour, kaya yang i-provide ng Panginoon sa atin. Because our God is a great God. But we need to operate in courageous faith, willing to overcome every challenges, willing to overcome every obstacles. Amen. Move by love. Kasi alam natin, mahal tayo ng Panginoon. Amen. At kahit na may mga rejections sa paligid natin, we will move up. Available ang children's bread para sa atin. Amen. Shall we all rise? May I request everyone to please close your eyes. Hallelujah. Mga kapatid, grabe ang pananampalataya, courageous faith ng Canaanite woman na ito. She was a pagan, coming from a pagan background, worshiping many gods. But she decided to believe. Make a decision, my brothers, my sisters, to believe. To humble yourself before God. Tinanggap ng Canaanite woman na ito, wala na siyang magagawa, kailangan niya si Lord. Lord, help me! Are you willing to admit this morning that you need God? That there's nothing you can do by your own? You need the intervention of God. You need the children's bread. And it's available to you. God is willing to give it to you this very hour if you will come to Him with all humility. Hallelujah. Hinihikayat ko po tayong lahat habang nakapikit. Lumapit tayo kay Lord. The presence of God is here. And I believe He will not be silent in our midst. But as His children, He will accept us. He will embrace us. May nakalaan na children's bread para sa iyo. It's all about God's power. It's all about God's favor. It's all about God's healing power and healing grace. It's all about His deliverance in your life. Receive it right now. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Allow the Holy Spirit to minister in your life right now. Allow the Holy Spirit to touch you. Because you are a child of God. You are valuable to Him. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Holy Spirit, continue to touch us. Fill us, Lord. Dahil kaming mga anak mo ay naniniwala na gagamitin mo po kami, especially in these end times, oh Lord, to touch the lives of others,
to share the love of Jesus, to preach the message of the kingdom, the message of the gospel, that salvation is available because the Lord Jesus Christ already paid the punishment of sins. He died and rose from the dead. Napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kasalanan at kamatayan. Sa mga kasama po natin via online, hinihikayat ko po kayong lahat na isuko ang inyong buhay. Kilalanin, tanggapin, panampalatayaan. Tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa amin. Pinupuri ka, sinasamba at dinadakila. Thank you for your word. We honor you and we worship you in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Thank you, Lord.